Paano kung ikaw na lang ang tao sa mundo? Anong gagawin mo? Welcome back mga kagwintuhan! It's Happy Teacher here! In this video, pag-usapan natin ang tungkol sa kung paano kung ikaw na lang tao sa mundo. Anong gagawin mo? Imagine, one day, pagising mo sa umaga, tumayo ka at binuksan mo ang bintana. Ngunit, sandali lang, isang abalang kali na karaniwang puno ng tao ay walang laman. At na-realize mong ikaw na lang ang tao sa mundo. Nasaan ang lahat na parang naglaho? Mukhang ikaw na lang ang taong natitirang sa mundo. Kaya anong gagawin mo? Kaya, huhulaan ko ang sagot sa tanong mo. Dahil ikaw lang ang tao sa mundo, malaya kang gawin kahit anong maisipan at trip mong gawin. Magkaroon ng koleksyon ng kotse, gaya ng Ferrari at Lamborghini, at ipag-drive ito ng mabilis na mabilis sa highway na walang traffic. Di ba ang cool? O maglakad ng nakahubad. O magpasabog ng kung ano-ano. Magluto at tumain sa mahaling restaurant. Di ba ang sarap ng buhay? Matulog sa isang mansyon o kay sa Malacañang Palace o kay sa White House. Di ba ang cool? Well, nasa sayo lahat ng pagkakataon at walang pipigil sa iyo para ito'y lahat matamasa. Pero pagkatapos ng lahat ng mga kasiyahan ay bigla kang may naisip at tanungin ang iyong sarili. Ano kaya ang susunod kong gagawin? Pero bago tayo magpatuloy, make sure na i-click ang subscribe button sa baba ng video na ito at syempre i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated kung may bago tayong video. Ano kaya ang susunod mong gagawin? Kaya marahil oras na upang subukan at alamin ang anong totoong nangyayari at kung bakit lahat ng tao ay naglaho na parang bula. Sila ba'y kinuha ng mga alien? O di kaya pumunta sila lahat sa ibang planeta? O ito'y isang mahabang masamang paninginip lamang? Kaya, sinubukan mong maghanap ng tao kahit saan, ngunit wala kang mahanap kahit isa. Oh no, medyo nakakatakot, di ba? Kaya, oras na upang maghanap ng mas seryosong mga isyu, tulad ng kung paano ka makakaligtas at makasurvive sa mundong ito na nag-iisa. Ang unang bagay na kailangan mong malaman ay ang pagkain at inuming tubig. O naman, magkakaroon ka ng mas maraming kakailanganing tubig, ngunit ang ilang mga produkto ay nagsimulang ng masira tulad ng prutas at gulay. Kainin mo muna yan. Kung sa bagay, wala nang taong nag-ooperate sa mga planta ng kurente para mapanatiling naka-on palagi ang mga rep sa mga grocery store, kaya't mas mabiling masira ang mga prutas at gulay. Okay, ano ang tungkol sa tubig? Sa simula, subukan mong hanapin at ipunin lahat ng bottled water sa lahat ng kalapit na tindahan at dalhin sila sa inyong lugar. Ang mga pagkain ay nasisira. Oras na upang isipin ang tungkol sa iyong pangmatagalang supply sa hinaharap dahil walang kuryente upang mapanatili ang mga fridge at freezer. Ang kanin, beans at mga dilatang pagkain ay magiging matalik mong kaibigan. Pagkalipas ng ilang sandali, malamang na kinakailangan mong malaman kung paano mag-produce
ng iyong sariling pagkain. Kaya huwag maghintay hanggang ito ay maubos na stocks. Ay kailangan mong matuto sa pagsasaka at pagtatanim. Napakahalaga rin ang mga medical supply. Kailangan mong pasukin ang lahat ng mga butika hanggang maaari para sa hinaharap na supply sa oras ng emergency. At baka gusto mong maging mas maingat dahil walang doktor na tutulong sa iyo. Oo nga naman, ikaw lang pala ang nag-iisang tao sa mundo. Ang pagsasaka at pagfilter ng tubig na DIY ay hindi lamang ang mga bagay na kailangan mong malaman. Sa ngayon, umaasa ka sa maraming tao nang hindi mo namamalayan. Ngunit sa isang mundo kung saan ikaw ang huling tao sa mundo, kakailanganin mong malaman ang mahalagang safety tips na kailangan at kaalaman sa pangangaso, pangunahing lunas, pagluluto at iba pa. Kailangan mo ring turuan ang iyong sarili ng mga maraming bagay. Nakuha mo ba ang pakiramdam na hindi makahanap ng kaunting oras para sa pagbabasa at edukasyon sa sarili? Sa ngayon, marami ka na rin ito at buong aklatan at tindahan ng libro na puno ng mga kaalaman. Yeah, walang ang internet sa mundo, kaya kailangan mong bumalik na kung paano ang iyong lolo at lula na ginawa ito. Totoong magiging mahirap ito sa una. Ngunit paglaon, ay ikaw ay magiging tunay na eksperto sa life survival. Ang isa pang mahalagang bagay para sa iyong komunikasyon. Ngunit, ano ang magagawa mo kung walang kausap na nasa paligid? Ikaw ay malulungkot. Marahil ay oras na upang magkaroon ng aso. Yung marami. Or pwede rin magkaroon ng sariling personal na zoo. Siguruhin mo lang na hindi mo pakakawalan ang mga wild animals. Maaari ka rin magkaroon ng isang bagong bahay para sa bawat araw. Ngunit, sa isang dekada o higit pa, ang lahat ng mga gusaling ito ay magiging lubos na hindi ligtas, nang walang regular na maintenance upang mapanatiling ligtas ang mga ito. Marahil ay lilipat ka mula sa lungsod o di kaya'y sa ibang bansa. Ang magandang balita ay maaari kang pumunta kahit saan mong gusto, na walang limitasyon, batas sa paglipas, pasaporte o anumang pimpigil sa iyo. Ngunit tandaan lamang, upang makamunta sa isang lugar, kailangan mong maghanap ng mga maraming pagkukunan ng gasolina. Ang lahat ng mga inabandon ng sasakyan na ito ay walang silbi sa susunod na maraming taon dahil ang kanilang gasolina ay mabubulok. Tiyaking mayroon kang mga kasuotan para sa bawat panahon at maraming maiinit na damit at kumot. Kahit na magpasya kang manirahan sa isang lugar kung saan ito laging mainit, hindi mo malalaman kung kailan baka maginaw. Sa gayon, hulaan ko ang lahat ng usapang ito na mabuhay ka bilang tanging natitirang tao sa mundo at maaring magiging maganda, nakakadismaya at nakakalungkot. Ngunit tingnan natin ang maliwanag na bahagi. Isipin lamang na ang lahat ng mga paraan na maaari mong aliwin ang iyong sarili, ang pangalap ng kaalaman at kasanayan at hindi dapat magiging tungkol sa kaligtasan. Maaari kang matutong magpinta, gumawa ng palayok, subukan ang mga kamay na sa eskultura o kahit isulat ang iyong sariling kwento. Ano ang itatawag mo rito? Ang huling tao sa lupa? O the last man standing? Parang cool, di ba? Dagdag pa, maaaring kailangin mong sanayin ang iyong kasanayan sa wika, lalo na kung ang iyong pag-uusapan lamang ay kaparihan ng isang loro, inuulit lamang lahat ng iyong sinasabi at humihiling ng tracker sa lahat ng oras. Ano ang gagawin mo kung walang mga tao na natitira sa ating planeta maliban sa iyo? Ipaalam sa akin, just comment down below. Maraming salamat sa suporta at panonood. And I will see you on my next video. Maraming salamat.